So hello everyone, good evening. I'm going to make dinner now. So one of our dish is a steamed egg with tofu. So here is my steamed egg. So I have a soft tofu here, so this is quite big, but it's okay. So now I'm going to cut it into cubes. So yeah, just cut it into cubes, small cubes, but it's okay if you just cut it whatever shape you want, you like. So here, and then we spread it to the steaming plate evenly. So here, so you also need, so now I'm going to prepare the other ingredients. So this is the garlic. Nawala ko yung aking, meron kaming ano dati guys, yung ismas mo lang yung garlic, pero nawala ko yung parang, ewan ko ang tawag nun, basta nawala akong part, kaya hindi ko na siya nagamit. So kailangan itong squeeze guys, kasi juice lang ang kailangan ko. Pangit kasi yung lasa pag ilagay mo yung garlic doon sa steam guys, pangit yung lasa, kaya ayan, juice lang kailangan ko. So ayan, so hindi man kailangan ng marami, sa tama na ito. So ito na yung aking garlic juice. So I have 2 eggs, so break 2 eggs into the bowl, and hindi ko ma-mention na whiskers or beat the egg thoroughly. Yung maano lang yan guys, si kumbaga huwag nyo masyadong lakasan yung pag ano. So ayan, add salt, sugar, ground paper, white ground paper, and the sesame oil, just a little bit. So ayan, whiskers or beat the egg thoroughly. So and then now add slowly warm water. So pakonti-konti lang yung add guys, huwag mo idiretsong i-add lahat, so konti-konti lang. And then yung warm water pala guys, ang ginamit ko mga 45 to 50% warm. So ayan, so mga 3/4 cup of water yung ginamit ko guys. So yan, kailangan yung bit yung iglaga masyado para yung make sure na talagang wala na yung parang buo-buo. At ayan, kailangan din nating tanggalin yung bubbles. So ayan, kasi pag ilagay mo lang ganyan na kasama na yung bubbles, parang iba yung result niya. So ayan, so kailangan talaga siyang i-bit yung egg nang mabuti. So kaya yan, dyan ako nag-ano. So actually guys, meron na pala akong video nito, yung steam egg with tofu. So siguro mga 3 years ago na yon, video ko yon. Yun lang talaga yung video na nag-viral. Hindi naman viral. 35, nagkaroon ako ng 35,000 views. Yun lang talaga yung video ko nagkaroon ng views. So, kahit paano, kumita na ako dun. So, ginawa ko to ulit, guys. Kasi yung video ko yun, parang masyadong, syempre, bago pala ako gumawa ng video nyo, masyadong parang messy yung paligid ko or yung pagkagawa ko. So, ito, in-improve ko lang siya. Pero yun naman yung una, guys. Walang ham yun. Ito, nilalagyan ko siya ng ham. At, masyadong simple yung pagkaluto ko noon. And, meron pa yung nag-comment na hindi daw akma yung aking music doon sa video yun. At saka meron nag-comment na masyado daw akong clumsy. Kaya ito, nagumawa ako. Kasi pag tinignan ko yung video ko yun, parang nakakahiya din naman. Kasi talagang hindi maganda. So, pero kahit mapaano may views. So ito guys, in-improve ko lang siya. Siyempre, gusto ko pa talagang i-improve, kaya lang mahirap din dito kasi guys, yung camera ko talaga guys, kailangan ko lang siya ilagay sa taas, wala akong ibang mapaglagyan dito sa at saka nahihiya rin ako pag may pumasok sa kusina, nakikita niyo yung camera ko, diba? So kaya ito lang. So ayan guys, ayan, lang natin yan, ibuhos lang natin yung ating mix na eggs at saka yung ham sa tofu. So, masyadong puno yung plato ko, guys, kasi medyo lang siya, medyo flat. Kaya ito, imbis na pakuluin ko muna yung tubig, ilagay ko na lang muna dyan bago kumulo kasi kailangan ko siyang idahan-dahan, kasi puno siya. So, ayan, luto na siya, guys. Dahil pinakulo ko pa yung tubig, so, in-steam ko siya ng 20 minutes. Pero pag nakulo na yung tubig, guys, pwede mo na siyang steam lang ng 15 minutes. So, ayan, naglagay tayo ng soy sauce at saka yung chopped na onions.
So, tapos na siya, guys. Luto na siya. Ready to serve na. So, eto na. It's look yummy. So, yan. At saka, yun. In-improve ko lang siya. Nag-improve naman ng konti. Ayan. Look yummy. Try natin to, guys. So, tikman natin. Mmm. Mas masarap.